Purihin po ang ating Panginoon. Ayan. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Ayan. Salamat po muli sa pagbibigay ng Diyos ng katagumpayan na tayo po ay patuloy na makaganap sa kanyang kalooban, sapagkat sa ating mga sarili ay alam natin hindi natin kaya. Pero dahil ang Diyos ang kasama natin, siya ang nagbibigay sa atin ng kakayahan upang magawa ang kanyang kalooban. Kaya ang bawat isa po sa atin ngayon ay naririto sapagkat niloob ng Diyos na pangyarihin ang kanyang kalooban sa atin na naglalais na maganap ito. Kaya purihin po ang ating Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na ito, bagamat alam ko, hindi pa rin medyo mainit pa rin, ano? Kahit na may dalawa na pong aircon, kulang pa din. Hindi pa rin gumagana yung ating generator. So, yun yung mga challenges natin sa lugar na ito. Pero ganun pa man po, patuloy nating ipag-pray na sa biyaya ng Panginoon, madagdagan yung dalawang ano na yan sa ating pagtutulong-tulong kung kinakailangan, kung ano man po ang mabuting mapag-usapan po ng leaders para po sa kaayusan po ng ating pagsamba. Pero for the meantime, ay habang inihintay natin ang biyaya ng Lord, exercise muna yung ating kamay, kaliwa at kanan sa pagpaypay. Amen. Yung mga challenges na yan, hindi po yan magiging hadlang sa atin pong pagpupuri sa ating Panginoon. Maalab, mainit na pagpupuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Yan, hindi po tayo mahadlangan yan. At patuloy pa na lalo tayong magkakaroon ng desire na ibuhos ng Panginoon ng pagpapala, gamitin niya tayo para tulong-tulong na maabot ang pangangailangan po sa gawain ito sa pamamagitan po ng masaganang biyaya na ibubuhos ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Amen. Praise God. Ako din po ay nais ko pong magpasalamat sa Panginoon. Hayaan niyo po na talagang sa panahon po na to, nakikita na po natin ang kilos ng Panginoon, pangungusap ng Panginoon sa lahat ng sitwasyon. Ewan ko kung meron sa inyo na nakakapanood na may mga bata maliliit, minsan mga 2 years old, 3 years old, minsan umiiyak or minsan kausap yung kanilang mga magulang. And binabanggit nila na nakikita nila si Jesus o may pinapahayag ang Panginoon sa kanila. Meron po ba sa inyo na nakakapanood na niyan sa mga social media? Meron na, no? Kakaiba na po ang kilos ng Panginoon ngayon sa ating panahon na talagang tinutupad niya yung kanyang pangako ayon doon sa prophecy sa Acts chapter 2 na in the last days, sabi niya, young people will dream dreams, they will see visions. Sa church po, nais ko pong ipatotoo sa inyo, gusto ko lang pong i-share, meron pong isang kabataan, actually, parang wala pang 3 years old itong bata na ito. Kakatapos lang po kasi namin ng DVBS 2 weeks ago, or 3 weeks ago sa Riyaya. Ngayon, nag-message po sa akin, nag-chat po sa akin yung isa sa mother nung tinuturuan po natin doon, mother ng isang around 3 years old na babaeng bata. Ito po yung kanyang message. Gusto ko pong basahin. Ang sabi niya, "Blessed day po, Pastor. Okay lang po ba mag-share ako sa inyo tungkol sa sinabi ni Apple?" Ito po yung pangalan nung kanyang anak. "Nakwento ko na po ito kinabunso. Sabi po nila, ikwento ko daw po sa inyo. Kahapon po kasi, mga siguro 4 PM po yon, pagising niya, referring doon sa bata na 3 years old, sabi niya po sa akin, 'Ma, kinausap ako ni Noe.' Sabi niya, gumawa daw ako ng isang arko. Sabi nung nanay, natuwa po ako kasi naalala niya po yung napag-aralan niya at napapanaginipan pa po niya. Kasi yung naging paksa po ng buong DBBS is about Noah's Ark. Natuwa po ako kasi naalala pa po niya yung napag-aralan niya, napapanaginipan pa po niya. Tapos po, tumingin po siya sa bintana, sabi niya po ulit, 'Ma,
Tingnan mo, si Jesus o ayun, si Jesus, asa taas, susunduin na tayo. Sabi ko po, ha? Susunduin na tayo? So, nagtaka yung nanay. Kasi ano yung sinasabi nung isang 3 years old at nandun na daw si Jesus nasa taas, susunduin na tayo. Sabi niya, opo, andun siya sa itaas. May kasama siya angel. Madami. Saka fairies. Yun lang, medyo may dagdag pa, may fairies. Yung angel, okay na eh. Pero fairies, syempre bata. Tapos po, sabi niya ulit, ma, tingnan mo, maliwanag. Sabi ko, anak, hapon na eh. Kala ko po, ibig niya sabihin, maliwanag, umaga na. Ganun po kasi siya pag nagigising sa umaga, sasabihin niya paggising na morning na, magliliwanag na. Pero nung natapos niya po yung sabi niya, ma, tingnan mo, maliwanag yung araw, nag-aaral siya, meron siya malaking book, tapos po, nagpipray siya, nagpasalamat po sa Lord. Tapos, sa dulo ng prayer niya, sabi niya, in Jesus' name, amen. Pinuri ko po siya kasi alam niya paano mag-end ng prayer, pero sabi niya po sa akin, Mama, ikaw din mag-prayer. Sinunod ko naman po siya, tapos nung mag-end din ako ng prayer, ay sabi niya sa akin, Mama, dapat sabihin mo, in Jesus' name, amen. Napaisip ako kung ano sinabi ko para i-correct niya po ako. Sabi po ni Nabunso, referring doon sa kapatid niya, si Ate Jane, kapatid po ni Ate Jane itong mother, sabi po ni Nabunso, wala pa paraw sila kinikwento sa mga bata tungkol sa Jesus coming. Wala pang naririnig ang bata na to patungkol sa pagdating ng Panginoon. Tapos ito pa po yung last part ng kanya message sa akin. Sabi niya, oo nga po eh, tandaan niyo po nung hinatid niyo kami nung graduation po nila ng DVBS, pagbaba po namin ng tricycle niyo, sabi niya rin po sa akin, Mama, saan pupunta si Lord? Sabi ko po sa kanya, anak, hindi yan si Lord, si Pastor yon. Sabi, di po, ah, teka lang. Sabi ko po sa kanya, anak, hindi yan si Lord, si Pastor yon. Sabi, di po, si Papa yon. Meron din po times na sa church, sabi niya daw po, Papa, andon si Jesus sa church. So, sinishare ko po ito sa inyo, 3 years old, na may mga nakikita, may mga pahiwatig patungkol sa Panginoon, hindi natin maintindihan yung kalagayan niya bilang 3 years old. Karanasan niya yon, hindi natin maki-question. Pero yung kanyang sinasabi, pagka sinukat natin ayon sa turo ng Panginoon, ay at least medyo ay kita natin na inclined sa salita ng Panginoon. Now, anong ang ibig sabihin nito? Kasi nga po, sabi ng Banal na Kasulatan, talagang yung pagdating ng Panginoon ay malapit na, at isa sa palatandaan na sabi ng Panginoon na in the last days ay gagamit siya ng lahat ng uri ng mga tao na nais magpagamit sa Panginoon. Bata, matanda, lalaki, babae, alipin, malaya. Basta sino man na gustong pahayagan ng Panginoon, gamitin ng Panginoon at available, kikilos ang Panginoon at ipapahayag niya ang kanyang kalooban. Kaya bakit ko po ito senior sa inyo, mga kapatid? Talagang nakikita na po natin ang palatandaan ng nalalapit na pagdating ng Panginoon. Ready na ang Panginoon. Amen po ba? Excited po ba kayo sa pagdating ng ating Panginoon? Amen. Dapat po, yun naman po ang ating tugon. Bilang church, excited po tayo kasi ang church ang babalikan ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Ang pagbabalik ng Panginoon ay dalawang phase o yugto. Ang unang yugto ay pagsalubong ng Panginoon sa kanyang iglesia sa alapaap. Yun yung unang yugto. Yun yung tinatawag nating rapture. Babalik ang Panginoon sa kanyang bride. At ang bride ng Panginoon ay tayo na kanyang iglesia. Tayo na kanyang church.
Kaya habang inihintay natin ng Panginoon ang sabi ng aklat ng Epeso, ay dapat matagpuan tayo na iglesia na walang batik, iglesia na dalisay, naghihintay ng may kagalakan sa pagdating ng ating Panginoon. Amen po ba? So kung malapit nang dumating ang Panginoon, ay lalo tayong malubos sa kagalakan sapagkat anytime soon, iiwanan na po natin ang mundong ito to be with the Lord forever. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. At dahil po dyan, nais ko po naiugnay natin ang ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. At nais kong hilingin kayo na magbukas ng inyong Bible sa Mateo chapter 16. Ang atin pong babasahin ay yung verses 13 hanggang 19. Matthew chapter 16 verses 13 hanggang 19. Alam ko, very familiar po kayo sa... Karamihan sa inyo ay familiar sa bahaging ito ng banal na kasulatan. Ngunit nais ko po na minsan pa pag-aralan natin itong mabuti at patuloy tayong ma-encourage sa katotohanan ng taglay nito para sa bawat isa sa atin na kabilang sa iglesia ng Panginoon na kanyang itinayo. Sapagkat ang pag-aaralan po natin ngayon is belonging to the church that Jesus built. Okay, kung nakita nyo na po, Matthew chapter 16, anyayahan ko po kayo magsitayo. Sama-sama po tayo magbigay ng paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. At hilingin ko rin po kayo na habang binabasa ko po, sabayan nyo po ako ng pagbasa ng malakas. Ipahayag natin sa impapawid ang salita ng Panginoon, yung salita ng katotohanan upang yung mga kasinungalingan na nasa impapawid ay daigin ng salita ng katotohanan na nais ng Panginoon na mahayag para sa lahat ng tao. Amen po ba? Amen. Sige po, sabay-sabay nating basahin. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo at may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Tayo po'y sandaling manalangin na may pagpapasalamat sa Panginoon. Yes, Lord, minsan pa, O Diyos, nagpapasalamat kami and we are excited, Lord God, sa patuloy, Panginoon, na ipapahayag mong salita, O Diyos, sa gitnaan na may kinalaman, O Diyos, sa iyong iglesia na iyong itinayo. Maraming maraming salamat sapagkat tunay nga na sa aming panahon ay nawi-witness na namin ang mga katotohanan ng pahayag ng iyong malapit na pagdating. Kaya naman, O Diyos, as we wait for your imminent coming, dalangin po namin sa iyo, patuloy na puspusin mo kami ng kagalakan habang naghihintay sa iyo. Gawin mo kami na laging excited, O God, sa iyong muling pagparito, sapagkat alam namin sa iyong muling pagparito, you are coming for us, your church, ang iglesia na binili ng iyong banal na dugo, at babalik ka upang kami ay iyo magpakailanman dyan sa kalangitan. Kaya sa iyo po namin, O Diyos, ibinabalik ang aming pasasalamat sapagkat bagamat hindi kami deserve, pinili mo kami, tinawag mo kami upang maging kabilang sa iyong iglesia na ikaw ang ulo, binili ng iyong dugo, pag-aari mo ang iyong iglesia. Kaya maraming maraming salamat sa iyong kapurihan, sa iyong kaluwalhatian. In Jesus' mighty name, ito po ang aming dalangin sa iyo. Amen. Makakapuna na po kayo, purihin po ang ating Panginoon. Amen. Ang passage po na ito na atin pong binibigyan ng pansin, ay passage po na nakapaloob yung very remarkable na declaration ng ating Panginoon na kung saan ay pinahayag niya
na itatayo niya ang kanyang iglesia. Sabi niya sa verse 18 ng chapter 16, ito po ang ating passage, at nais kong basahin sa NIV, sabi, "And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it." Sa ibang salin po, sabi, "And the gates of hell shall not overcome it." At ito po yung bahagi na kung itong passage na ito, ito yung bahagi na kung saan sisimula ng Panginoon na formally i-establish yung iglesia na sinimulan niya sa pamamagitan ng pagtawag ng mga alagad, pero this time ay talagang i-establish na niya. At gusto ko po na mapansin ninyo sa pamamagitan po ng bahaging ito ng banal na kasulatan na ating binabasa, itong remarkable declaration na ginawa ng Panginoon na itatayo niya yung kanyang iglesia, ito po ay ginawa ng Panginoon after yung confession ni Peter. Sinabi ng Panginoon na itatayo niya yung kanyang iglesia, at ginawa niya ito hindi nung sinabi nung ibang mga tao kung ano pagkakilala nila sa ating Panginoon. It was after Peter's confession that the Lord Jesus declared that He will build His church sa pamamagitan nung confession na ipinahayag na ni Pedro kasama yung mga alagad. Pansanin niyo rin pong mabuti ang kapahayagang ito ni Pedro patungkol sa ating Panginoong Jesus na siyang naging basihan ng pagdideklara ng ating Panginoon para itayo niya ang tunay na iglesia. Tandaan niyo po, pag pinag-usapan po natin ang church or iglesia, ang pinag-uusapan po natin dito hindi building, ang pinag-uusapan po natin dito ay yung mananampalataya. Pag sinabing church, ito ay yung kalipunan, grupo na kinikilala ang Panginoon sa kanilang buhay bilang Lord and Savior. Now, nung ipinahayag ni Peter, sabi ni Peter, "You are the Christ, the Son of the living God." Bago po si Pedro magdeklara nito, nagtanong ang Panginoon sa mga alagad, sabi niya, "Sino ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At alam natin na merong iba-iba o kanya-kanya sagot yung mga tao, pero ang tanging tinanggap ng Panginoon na declaration ay yung confession ni Peter. At bago po ito nangyari, sabi nga po dito sa binasa natin sa verse 13, itong tagpong ito ay naganap sa lugar ng Caesarea Philippi. Hindi po ito yung Philippian book, ha? Yung Book of Philippians, iba po ito dito sa lugar na ito na Caesarea Philippos. So, ito po ay naganap dito po sa lugar ng Caesarea, na ito po ay isang region composed mostly or majority of non-Jewish residents. Ibig sabihin ng mga tao dito sa Caesarea ay katulad nating mga Hintil, hindi sila mga Hudyo. At nung panahon po na yon, ito pong lugar na ito ng Philippos, nung sa Caesarea, ito po ay lugar na lungsod. Marami ng mga tao na naririto, and it was also a city at that time. At dito sa lugar na ito, pinahayag ng Panginoon ang pag-i-establish ng kanyang iglesia. Actually, pag tinignan po natin sa Biblia itong lugar ng Caesarea Philippos, wala kayong makikita na very significant about this place. Hindi katulad ng Bethlehem, di ba? Hindi katulad ng Galilee. Kumbaga, itong mga lugar na ito, very significant kapag iniugnay mo ang Panginoon. Makikita mo na may mga pangyayari na doon ay kumilos, gumawa ang Panginoon. Pero ang Caesarea Philippi, itong Philippos na lugar na ito na kung saan ipinahayag ng Panginoon ang pagtatayo ng iglesia,
halos walang significant na bagay na binabanggit ang banal na kasulatan. Actually, dito lamang na-recognize ang lugar na ito until ginamit ng Panginoon ang lugar na ito para maging lugar ng pagtatatag niya ng kanyang iglesia. Siguro, katulad ko, ang magiging tanong din ninyo, bakit sa Cesarea Philippos? Bakit hindi sa Bethlehem? Bakit hindi sa Jerusalem? Na doon naman ay maraming mga Hudyo, doon talaga maraming tagasunod ng Panginoon. Bakit dito sa Philippos, ipinahayag ng Panginoon ang pagtatayo ng kanyang iglesia? Lalo na isang lugar na insignificant. Parang hindi yata magandang ano yun, parang hindi strategic yun. Parang gano'n, kung magtatayo ka meron kang sisimulang isang magandang gawain, dapat yung alam ng lahat, hayag sa lahat. Kaso ito, bakit parang hindi alam ng mga Hudyo? Ilang mga alagad lang ang nakakaalam at yung karamihan pa ay mga hintil. Well, meron pong maliwanag na dahilan ang ating Panginoon. Pero sa akin po, ang nakita ko po dito ay pinili ng Panginoon ang lugar ng Philippos para po ihayag niya ang pagsisimula ng o yung pagkakatatag ng kanyang iglesia sa lugar na ito na unknown, sa lugar na ito na parang insignificant, sapagkat dito po ay para bang ipinapakita ng Panginoon sa atin, nais ng Panginoon na ipakita sa atin, lalo na tayong mga hintil, na katulad din ng Cesarea Philippos, na sila din, yung lugar nila ay insignificant sa iba, pero pinili ng Panginoon na sa kanila itayo, dun sa lugar nila, i-declare ng Panginoon ang pagtatayo ng kanyang iglesia. Kumbaga, kung hindi siya pansin ng iba sa Panginoon, yung hindi pinapansin ng iba, mahalaga para sa kanya. Amen po ba? Yung hindi pinapahalagahan ng iba, kapag ka ang Panginoon ang tumingin, hindi yan baliwala sa Panginoon. Meron yang value. At yun yung gusto ko din pong makita natin sa buhay natin, na katulad din po ng Cesarea Philippos, katulad din tayo ng lugar na ito na bawat isa sa atin, kung titingnan ng sanglibutan, insignificant din tayo. Wala din tayong halaga. Ang nagbigay lang talaga ng halaga sa atin ay walang iba kundi ang ating Diyos na nagmamahal sa atin. Amen po ba? Now, bakit ko po ito gustong sabihin sa inyo? Sapagkat gusto ko po na makita natin na iba ang pagtingin ng Diyos sa atin na mga pinili niya sa pagtingin ng mundo sa atin. Ibig sabihin, huwag nating hanapin yung recognition ng mundo sa atin. Kundi ang tingnan natin is how the Lord see us. Tingnan niyo po ang sabi ng aklat po ng 1 Corinto chapter 1 verse 26 and 27. Ito po ay paghahalintulad kung paano yung biyaya ng Diyos na kung titingnan tayo sa sanglibutan, wala tayong halaga, pero tinawag pa rin tayo ng Diyos para sabihin sa atin, you are important to me. Andyan po ba kayo? Ang sabi po, babasahin ko po, brothers, sabi ni Apostle Paul, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Na dito pinapakita sa atin ang bahaging ito ng banal na kasulatan, iba ang pagtingin ng Diyos sa atin kaysa sa pagtingin ng mundo sa bawat isa sa atin. Ang mundo ay, kumbaga alam natin, mayroong paliksahan, pagalingan. Kaya pag mahina ka, wala kang alam, hindi ka maganda, ida-down ka nila.
Pero ang Panginoon, napakaganda po ng sinabi dito sa Tagalog, ang sabi, mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Nung tinawag tayo ng Diyos, hindi tayo lovable. Andyan po ba kayo? Ang totoo, tayo po'y mga makasalanan. Pero ang sabi, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nung kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanglibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanglibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanglibutan upang hiyain ang malalakas. Kaya sa pamamagitan po ng pagpili ng Panginoon Cesarea Philippos na parang isang lugar na hindi mahalaga sa ibang mga tao, pero pinili pa rin ng Panginoon. Bakit? Sapagkat nais niya na yung lugar na yon sa kanyang paningin makita yung kahalagahan. Ganon din ang nais ko makita natin sa ating mga buhay, mga kapatid. Sa harapan ng Diyos, lahat po tayo napakahalaga sa Kanya. In fact, ang buhay natin, ang halaga nito ay katumbas ng buhay ng ating Panginoong Jesus. Kaya ibig sabihin po, don't look down on yourself. Huwag niyo hong tingnan ang inyong sarili dahil wala kayong kakayahan, mababa lang ang inyong educational attainment or yung status ng inyong buhay ay parang hindi kayo kasing katulad ng ibang mga mayayaman. Hindi po yan ang sukatan. Wala pong ganong pamantayan ng Panginoon. Ang mahalaga sa Panginoon, kung kilala mo ang Diyos na iyong Ama, anak Kanya, well, mapalad ka. Amen po ba? Sapagkat tinawag ka ng Panginoon upang maging kabilang sa Kanyang iglesia na Kanyang itinayo. At tayo po yun. Kaya salamat po sa Panginoon. Hindi po ba napakagandang encouragement nito sa atin, mga kapatid, na bagamat hindi po tayo sa tingin ng mundo, hindi tayo mahalaga, pero sa Panginoon, mahalaga po tayo sa Kanya. Hindi po ba magandang encouragement yan sa atin na lalo nating paglingkuran ang Diyos, lalo nating sambahin at purihin ang ating Diyos na tinawag niya tayo, hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi kahit hindi pa tayo karapat-dapat, kahit hindi pa tayo kaibig-ibig, inibig na tayo ng Diyos, tinawag na tayo ng Diyos. Amen po ba? Amen. Pwede po ba palapakan na ating Panginoon? Amen. Parang malungkot po kayo doon sa katotohanan na yon. Parang hindi humasayo yung inyong palakpak. Ba dapat po nagagalak tayo sa katotohanan na yon? Amen po ba? Kasi yung katotohanan po na yon ay isang bagay na imagine niyo hindi natin deserve yung pag-ibig ng Diyos, yung biyaya ng Diyos. Pero dahil sa Kanyang pagmamahal, naging karapat-dapat po tayo. At ibinilang niya tayo sa Kanyang kaharian. Kaya dapat ang response natin bilang mga anak ng Diyos, laging yung response of praise and thanksgiving sa katotohanan na ito. Dapat yun yung response natin, nagagalak tayo sa katotohanan na ito. Bakit? Kasi tinawag tayo ng Panginoon at ibinilang sa Kanyang iglesia na Kanyang itinatag. So yan po yung ating paksa, belonging to the king, to the church that Jesus built. Now, balikan po natin yung scenario na habang sila po ay nandoon sa Cesarea, isang lugar na insignificant, isang lugar na tinatawag na populated ng Gentile people, tinanong ng Panginoon ang mga alagad at sabi niya, "Who do people say the Son of Man is?" Sino ang anak ng tao ayon sa mga tao? At nung itinanong ito ng Panginoon sa mga alagad, hindi po nangangahulugan na ang ating Panginoon ay after siya doon sa kanyang popularity na, ay, pagkukunti lang ang sumusunod sa akin, hindi ko itutuloy ang pagtatayo ng iglesia na aking tayo. Hindi ganoon ang focus ng Panginoon. Ang totoo, maraming ang mga tao yung sumusunod sa kanya. Ang problema nga lang, iba-iba yung pagkakakilala. Kaya habang hindi niya naririnig yung tamang profession o declaration na inahanap niya, hindi niya i-attempt na itayo, itatag, i-establish yung church na gusto niyang i-establish. Kasi hindi kung marami ang sumusunod sa kanya, pero ang pagsunod naman ay hindi siya kilala. Ang mahalaga sa Panginoon, gusto niyang matiyak, sino ba itong aking pangungunahan?
itatayo ko yung aking iglesia, pero ito bang aking pangungunahang iglesia? Kilala ba ako? Kaya gusto niyang malaman, sino ang anak ng tao ayon sa mga tao? So para malaman ito ng mga alagad, kailangan nilang tanungin yung mga taong sumusunod. Di ba? So, hindi naman agad nila alam kung sino yung mga tao na yon, kung sino ang sinusundan. Yung ginawa po, nangalat po itong mga alagad na ito, at nagtanong sila, oh, bakit kayo nandito? Sino ang pinupuntahan nyo dito? So alam nila na si Jesus ang pinupuntahan, pero later on, na-discover nila na iba-iba ang pagkakakilala ng mga tao sa ating Panginoong Jesus. Di ba? So meron silang iba-ibang pagkakilala sa ating Panginoon. At dito po sa bahaging ito ng tagpo ng ating binabasang banal na kasulatan, nakita natin dito na after ni Peter i-declare ang ating Panginoong Jesus bilang Son of the Living God, ay dito sinabi ng Panginoon na itatayo niya ang kanyang tunay na iglesia. At bakit po mahalaga itong pagtatanong na ito ng Panginoon? Well, mahalaga po itong pagtatanong na ito ng Panginoon sapagkat nais po ng Panginoon na lahat ng kabilang doon sa kanyang iglesyang itatayo, nais niya na matiyak na ang kanilang kinabibilangang iglesia, alam nila kung ito nga ay yung tunay na iglesia na itinayo ng Panginoon. Kaya ngayon pong araw na ito sa ating pag-aaral, nais ko po na sa pamamagitan po ng passage na ito, tayo din nakabilang sa tunay na iglesia na itinayo ng Panginoon, ay pag-aaralan po natin ano ba ang mga palatandaan, pagkakakilanlan ng tunay na iglesia na itinayo ng Panginoon. Now, bakit po mahalaga ito? Kasi po, marami po ay nag-aangkin na sila ang tunay na iglesia. Pero paano po ba natin malalaman na tunay at hindi tunay? So ano yung pagkakakilanlan ng tunay na iglesia na ayon doon sa itinayo ng Panginoon para po pag merong nag-aangkin, susukatin natin doon sa tamang pamantayan. Kailangan alam natin yung tamang pagkakakilanlan para yung ibang nagki-claim masusukat natin mismo sa pamantayan ng ating Panginoon. Kaya ngayon po, meron po akong ibabahagi sa inyo na limang pagkakakilanlan, 5 identifications of the true church that Jesus built. At ang maganda dito mga kapatid sa Panginoon, since bawat isa sa atin ay kabilang sa iglesyang ito na itinayo ng Panginoon, susukatin natin, meron tayong pamantayan na magagamit para dun sa nagki-claim na nagsasabi sila daw ay tunay na iglesia. So ano po itong mga pamantayan na ito? Number one, first identification ng true church na itinayo ng Panginoon. This church, the true church that Jesus built, has a right recognition of Jesus. Yan po ang unang palatandaan. Kapag ka ang isang iglesia ay nagsasabi na siya ay tunay na iglesia, ang sukatan, ang pamantayan, dapat meron siyang tamang pagkakilala kay Jesus. Yan po ang importante. Kaya nung ang Panginoong Jesus ay nandoon sa Cesarea Philippi, gusto niya na ang lahat ng mga sumusunod sa kanya, matiyak niya na talagang ang sinusunod ay siya. Na itong mga tao sumusunod sa kanya, tama ang pagkakilala sa kanya. Kaya tinanong niya mga alagad, sino ang mga tao o sino ang anak tao ayon sa mga tao? So nung sinabi ito ng Panginoong Jesus, para magkaroon ng sagot yung mga alagad, lumigid po sila, tinanong yung mga tao doon sa Pilipos, yung mga kasama nila doon, inisa-isa nila, and later on, bumalik po sila na merong kanya-kanya pong magkakaibang pagkakakilala. Dala nila ang iba-ibang pagkakakilala ng mga tao sa ating Panginoon. Ang sabi po ng iba, kayo daw po si Juan Bautista. Bakit po itinulad ang Panginoon kay Juan Bautista? Sapagkat katulad ni John the Baptist na
nung nandito po si John the Baptist, nananawagan po siya ng national repentance. Magsisi na kayo, yun ang message ni John the Baptist. Now, ang Panginoon din sa kanyang pagmemensahe nung siya po yung nagsisimula sa kanyang ministry, sa Matthew chapter 4, verse 17, ito ang message ng Lord. From that time on, Jesus began to preach and he said, "Repent, for the kingdom of heaven is near." So, halos the same ang message ni John the Baptist at ng ating Panginoong Jesus. No wonder, pwede nga talaga mapagkamalan na ang ating Panginoong Jesus ay si John the Baptist. Because both of them are preaching about national repentance. Ang sabi naman ng iba, sabi, kayo daw po si Elias. Now, sino naman si Elias? Si Elias po ay kilala na propeta ng Diyos na madaming mga himalang ginawa. At ang ating Panginoong Jesus din sa kanyang pagmi-ministry, napakaraming mga himalang ginawa. Isang babaeng 12 years na hindi tumitigil yung kanyang pagdurugo. At alam niyo po ang kalagayan ng isang babae, pagka ikaw ay mayroong sakit, lalo na yung pagdurugo na yon, hindi ka pwedeng makasalamuha sa mga tao. Ikaw ay kinukonsider na unclean. At hindi mo pwedeng hipuin ang ibang tao sapagkat yung nahipo mo, siya din ay ituturing din na marumi na. Pero nung panahon na yon, itong babaeng ito, very desperate. Wala, lahat na ng doktor na pinuntahan niya, mahuhusay ng mga gamot. Walang makapagpagaling sa kanyang karamdaman. Pero nabalitaan niya ang Panginoong Jesus. At dadaan doon sa lugar na yon, kaya nagplano siya isang araw, sabi niya, mahipo ko lang yung laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Kaya imagine niyo po yung kanyang pananampalataya na yon. He defied all odds para lang makalapit sa Panginoon. And also, para mahipo niya ang Panginoon, idadamay niya ang Panginoon sa karumihan. Pero maganda mga kapatid sa Panginoon, sabi nga, para ang idea niya kahit laylayan lang, para hindi totally madumihan ng Panginoon. Hindi ko naman sa kamay, damit lang ang hinipo ko, siguro yan ang reason niya. No? Pero nung nahipo niya yung laylayan, agad na gumaling itong babaeng ito. So marami pang mga miracles na naranasan at nakita ng mga tao na ginawa ng Panginoong Jesus, at dahil dito yung mga miracles na yon ay in-associate nila na ang Panginoon marahil ay si Elias. Well, hindi po totoo yon. Magkaiba po si Elias at magkaiba si Jesus. At ayon pa din, pagbabalik ng mga alagad, sabi ng mga alagad, Panginoon, ang sabi naman ng iba, ikaw ay si Propeta Jeremias at ikaw yung, o iba sa mga propeta. Alam niyo naman kung sino si Propeta Jeremias o yung mga prophets. Ang ginagawa po ng mga prophets, they spoke of the word of God. Kung saan man sila magpunta, lagi nilang pinapahayag, ito ang salita ng Panginoon, ito ang pinahayag ng Diyos. At naririnig nila ang Panginoon at hindi lang higit pa doon sa mga propeta, kundi ang sinasabi ng Panginoon, ito ang ipinapahayag ng aking Ama. Kaya akala nila ay one of the prophets ang ating Panginoong Jesus. Kaya merong kanya-kanyang report ng iba't ibang pagkakilala ang mga tao. At ang alam nila, kung iba-iba man yon, pero still, iisa yon, si Jesus yon. Pero tinanggap ba yon ng Panginoon? Mapapansin natin na dun sa report ng mga alagad, tahimik lang ang Panginoon. Hindi niya tinanggap yung pagkakilala, yung maling pagkakilala ng mga tao sa kanya. Sa atin, I believe, yung mapagkamalan tayo for someone who is popular, di ba? Isang tao na pag, parang ikinumpara tayo, it's flattering on our part. Kasi imagine mo na ikumpara ka sa ganitong tao. Di ba? Parang it's an honor. Pero kapag ka ang Panginoon ang ikinumpare natin sa iba, sa ibang tao, it is an insult on His part. Bakit po? Kasi kapag ka ginagawa natin yon sa ating Panginoon, na iniisip natin na ang Panginoon ay siya ito, pero hindi siya iyon, ikinukumpara, itinutulad natin ang Panginoon sa ibang mga tao, ang ginagawa po natin, we are dishonoring the Lord.
doon sa kanyang tunay na kalagayan. We are not giving Him the honor that He truly deserves. Kaya nung bumalik yung mga alagad at may iba-ibang report patungkol sa pagkakilala sa kanya, no wonder hindi umimik ang Panginoon. So dito makikita po natin ang katotohanan na hindi tinatanggap ng Panginoon ang anumang maling pagkakilala sa kanya. Kaya ang pagkakakilala ng isang iglesia, tunay na iglesia, na itinayo ng Panginoon, ang palatandaan, ang kabilang sa iglesia na yon ay mayroong tunay na pagkakilala sa ating Panginoong Jesus. Yun yung number one, na kaya nga tinawag na iglesia ni Kristo. Why? Kasi kilala natin na si Kristo ang itinataas. Iglesia ni Kristo pero si Elias ang kinikilala. Iglesia ni Kristo pero si Jeremias ang kinikilala. It dishonors God. It dishonors the Lord. When we honor the Lord for somebody else, tandaan niyo po, hindi yan tatanggapin ng Panginoon. Katulad ng sinasabi ng ibang mga tao na dati ito rin ang ating laging kalagayan, di ba? Noon, ganun din. Ay, hindi. Pare-pareho din naman yan. Kasi di ba, dati alam natin, pagka sumamba ka sa ganito o nagbigay ka ng pagkalang sa ganito, pareho din yan, tatanggapin din yan. Kasi pare-pareho din naman yan sa Diyos. Pero hindi. Dito po ay maliwanag na pinapakita sa atin, hindi tinatanggap ng Panginoon ang maling pagkakilala sa Kanya. Kahit na ang tingin mo pa doon sa sinasamba mo, halimbawa dati, yun ang ating idea eh. Pagka sinasamba natin ng isang ribulto, ay ang Diyos na rin ang ating sinasamba. Mali po yun. Hindi po yan tatanggapin ng ating Panginoon. At napakalinaw po, dito sa bahaging ito ng banal na kasulatan, ang tunay na iglesia, dapat kinikilala siya. Meron tamang pagkakilala sa kanya. Kaya tinanong niya, mga alagad, kayo naman, ano sabi ng Panginoon sa mga alagad? Sino ako? Tinanong niya, mga alagad, teka muna, baka itong mga, tandaan niyo, sa panahon na ito, magti-3 years na ang Panginoon sa ministry. At matagal nang sumusunod itong mga alagad na ito. So, kung magkamali man ang pagkakilala yung mga hindi alagad, okay lang. Kasi hindi naman talaga sila tagasunod. Pero this time, gusto malaman ng Panginoon, teka muna, ito kasama kasama ko. Kilala kaya ako? Kasi minsan mayroong ganun eh, sama lang ng sama, attend lang ng attend, pero hindi nga kilala, hindi alam kung ano ba, para saan pa to? Eh sa Panginoon, napaka-importante yun. Yun ang unang-unang tinitingnan ng Panginoon. Sino ba ako sa buhay mo? Kaya tinanong niya mga alagad, ako, sino ako ayon sa inyo? At maganda yung declaration ng mga alagad. At alam naman natin, si Peter ang spokesperson ng mga disciples. Minsan may mga mali siyang mga declaration, pero this time, ito yung napakahalagang declaration na, wow, nagkaisa silang lahat. Okay nyo si Peter, ha? Dati kasi palpak eh, no? Pero ano sabi ni Peter? You are the Christ, the Son of the living God. At nung marinig ito ng Panginoong Jesus, tsaka niya sinimulang i-establish yung true church. Di ba? Nung marinig niya ito, ano sabi niya, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagat ang katotohanan ito, ang bagay na ito, ay inihayag sa iyo, hindi ng tao, kundi ng Diyos. So mga kapatid sa Panginoon, ang true church, kaya natin nakikilala ang ating Panginoon, kaya meron tayong tamang pagkakilala sa ating Panginoon, hindi dahil sa perception o sabi-sabi ng tao. At ang pangalawa po na point para makilala ang tunay na church, the church that Jesus built is founded in the truth. Una, meron tamang pagkakilala. Pangalawa, it is a church that is founded in the truth. Hindi po ayon doon sa haka-haka ng tao. Kasi nung tinanong ng Panginoon ng mga alagad, may iba-ibang pagkakaunawa ang mga tao sa Panginoon. Pero hindi niya doon itatayo yung kanyang church. Itatayo ng Panginoon
ang kanyang church sa matibay na pundasyon. At ang matibay na pundasyon ay ang katotohanan. At yun ay walang iba, kundi sa pamamagitan ng revelation ng Diyos mismo ng katotohanan ito sa mga nananalig sa Kanya. Kaya notice that until the disciples have declared the right or proper confession of who Jesus really is, doon lamang idineclare ng Lord ang pag-i-establish ng kanyang true church. At ang true church na itinatayo ng itinayo ng Panginoon, na ating kinabibilangan bawat isa sa atin, it is a church that is founded upon the true word of God. Kaya tinanong niya ang mga alagad, sino ako para sa inyo? Ang sabi ni Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang church na itinayo ng Panginoon, ang tunay na church na itinayo ng Panginoon, hindi lamang mayroong tamang pagkakilala sa ating Panginoon, kung hindi mayroong kapahayagan ng tamang pagkakilala, sapagkat ang tamang pagkakilala na ito ay ipinahayag mismo ng Diyos. Kaya yung atin pong pagkilala sa ating Panginoon, hindi po natin yan sariling haka-haka lang o kuro-kuro. Yan po'y ipinahayag sa atin ng Diyos. At tinatanggap po natin by faith yung ipinapahayag ng Diyos kung sino talaga ang ating Panginoong Jesus. Kaya sabi po dito, tinanong si Pedro, who do you say I am? Ang sabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Hindi niya sinabi, you are Jesus. At totoo naman po, si Jesus, yung human name niya, at totoo naman na siya'y tao, pero nung ipinahayag ni Pedro ang Panginoon, he was not looking at Jesus in his humanity. He was looking at Jesus as the Son of God ayon sa revelation ng Diyos sa kanya. Kaya nga nung in-acknowledge ito ng Panginoon, sabi niya, mapalad ka sapagkat ang katotohanan yan, hindi mo yan nalaman sa tao. Nakatulad ng iba, ikaw si Elias, ikaw si Jeremias. Nagkakamali sila ng kapahayagan sapagkat yung kanilang haka-haka ay ayon lang din sa perception ng tao. Ngunit si Pedro, nung ipinahayag niya, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang Kristo. Hindi niya sinabing ikaw si Jesus, referring to his human nature. Ikaw si Jesus na anak ni Jose, na carpenter. Hindi yon ang pinahayag ni Peter. Kundi ang sabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. At yung declaration na yon, dahil alam ng Panginoon na yun yung katotohanan na itinanim ng Diyos, pinahayag ng Diyos sa mga alagad, kaya naman itinayo na ng Panginoon ang tunay na iglesia. Bakit? Kasi ang tunay na iglesia na itinayo ng Panginoon ay iglesia na base sa katotohanan. Andyan po ba kayo? Maraming mga iba't ibang pagkakakilala ang mga tao, pero mali, hindi doon itinayo ng Panginoon. Hindi yun ang ginawang saligan ng Panginoon. Ang ginawang saligan ng Panginoon para sa kanyang tunay na iglesia na pananatilihan ng mga anak ng Diyos ay yung katotohanan na ipinahayag mismo ng Diyos. Kaya yun po yung ating alam, mga kapatid. Yung aral mula noon hanggang sa panahon natin ngayon, dahil yan ay katotohanan, nagpapatuloy. Yung totoo noon hanggang sa panahon ngayon ay totoo pa din. Pero kung ang aral na tinanggap natin ay aral galing sa tao, mapapansin nyo, iba-iba na yan. Magiging urban legend na yan. Pero dahil katotohanan, ang katotohanan, dahil yan ay totoo noon,
hanggang ngayon, katotohanan pa din yan. Kaya tayo na tumanggap sa Panginoon at kabilang sa iglesia ng Panginoon na totoo, we are confident dahil alam natin yung pamantayan ng unang mga mananampalataya, the same din na pamantayan na tinatayuan natin ngayon bilang mga sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Therefore, we truly belong to the true church that Jesus built. Amen? Palapakan po natin ating Panginoon. The church that the Lord built was based upon the truth as revealed by God. At ito ay tinatanggap natin by faith. Ang sabi po ng Hebrews 11:3, by faith, we understand that the universe was formed at God's command so that what is seen was not made out of what was visible. Nang ibig sabihin dito, bagamat hindi natin nakita na ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan mula sa kawalan, lumikha ng lahat ng bagay, bagamat hindi nakita. Pero dahil naniniwala tayo na ang ating Diyos ay Diyos na makapangyarihan, so by faith, tinatanggap natin ito, na ito'y totoo. Ang ating faith ay nakabase sa mga katotohanan ayon sa karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Hindi ito faith na walang basihan. Ang basihan nito ay katotohanan at kapangyarihan ng Diyos. At dahil sinabi ng banal na kasulatan, in the beginning, God created the heavens and the earth. Kahit hindi natin yun maintindihan na out of nothing, sinalita lang ang Diyos ay nagkaroon. Because we believe our God is a powerful God. Therefore, God can create from out of nothing. And from out of it ay lalabas ang lahat ng mayroon. Ayon sa sinabi ng Panginoon. Amen? Kasi that's how a powerful God is. He is our creator. So, hindi man natin yon nakita, pero kung tinanggap natin, that is faith. Amen po ba? Kaya yung Diyos na ating pinaglilingkuran na lumikha ng lahat ng bagay, kung meron tayong suliranin, meron tayong karamdaman, meron tayong pangangailangan, the same God that we are serving, itong Diyos na naglagay sa atin sa kanyang kaharian, sa kanyang iglesia, siya din ang tutulong sa atin sa anumang sitwasyon na mayroon tayo. Amen po ba? Dahil ang kanyang iglesia, itinayo niya sa katotohanan. Hindi sa kuro-kuro o haka-haka o perception ng mga tao. Third thing about the identity of the true church. The true church that Jesus built recognizes Jesus as God. Amen po ba? Ang tunay na iglesia na itinayo ng Panginoon ay hindi lamang kinikilala si Jesus, kundi ang tamang pagkakilala kay Jesus ay kinikilala si Jesus na hindi lamang tao, kundi siya ay Diyos. Yes, nagkatawang tao si Jesus, pero higit sa kanyang pagiging tao, Jesus is God. Ayon doon sa pag-declare ni Peter, "You are the Christ." You are na, hindi niya sinabi, "You are Jesus," referring to his human nature, human nakatayuan, kalagayan, yung personality niya. Ano sabi niya? "You are the Christ," referring to the deity, yung pagka-Diyos. At hindi lang niya sinabi, "You are the Christ." Sinabi pa niya, "The Son of the Living God." Hindi niya sinabi, "The Son of Joseph, the carpenter." Maliwanag na maliwanag yung declaration ni Jesus, yung confession ni Peter kay Jesus, it really comes from God. Kasi itong declaration na ito ay truth na ibinigay ng Holy Spirit. Kaya nga sabi niya, "You are the Christ, the Son of the Living God." At ano sabi ng Panginoon? "Blessed are thou, Peter, because this thing has not been revealed to you by man, but by God Himself." So yung katotohanan na ipinahayag ni Pedro, hindi niya yon sariling perception lang patungkol sa ating Panginoong Jesus. Ito ay
pagkakilala niya, sa pagsunod niya sa ating Panginoong Yesus, unti-unti nakikilala niya, hindi lamang tao ang aking sinusundan. Kumbaga, kilala nila kasi ng Panginoon mula sa pagkabata, nabalitaan nila, ipinanganak ang Panginoong Yesus. Pero dahil ang Panginoon ay hindi lamang talaga tao, siya ay Diyos na nagkatawang tao, kaya sila Pedro, dahil sa pagsunod nila sa ating Panginoong Yesus, yung pamumuhay ng Panginoong Yesus, nakita nila yung kahigitan ng pagtingin ng mga tao kay Jesus na parang tao lang. Sila ang nakita na nila sa ating Panginoon, ang kanilang sinusundan ay Diyos na dapat sundin. Kaya you are the Christ. So, a church, the true church, recognize Jesus as God. Amen po ba? Kinikilala natin na si Jesus, hindi lang siya tao, siya po ay Diyos. And to recognize Jesus as mere man is inaccurate. Hindi po yun angkop. Bagamat may mga tao na nagkiklaim na si Jesus ay tao lang, pero inaccurate po yun. Hindi po yun angkop. Sapagkat mismo ang ating Panginoong Jesus, nung panahon ay dineclare ito ni Pedro, tinanggap ni Jesus yung confession na ito ni Peter. At tinanggap, para bang mismo ang Panginoon ang nag-confirm nung sinasabi ni Pedro patungkol sa kanya. Ano sabi niya? Mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang kapahayagang ito ay pinahayag sa iyo hindi ng tao, kundi ng aking ama. Hindi si, kundi ang aking ama na nasa langit. So, dito, dahil tama ang pagkakaroon, dinideclare din ng Panginoon, tinatapatan ng Panginoon yung confession ni Pedro ng another truth, na tama ang pagkakilala mo sa akin sapagkat totoo yan, ako'y anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya yung pagkakilala po natin sa ating Panginoon bilang Diyos is accurate ayon sa banal na kasulatan. His Father is God. He is the Son of God. Therefore, Jesus is God Himself. At yun ang tinatanggap natin na katotohanan bilang kabahagi ng iglesyang itinayo ng ating Panginoon. Ang sabi po ng John chapter 1 verse 3, pagpapatunay na ang ating Panginoon ay Diyos, through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Sino ang tinutukoy ng John chapter 1 verse 3? This was referring to Jesus. Now, sino ang tao na makagagawa ng bagay na yan? Sino ang tao na sa pamamagitan niya ang lahat ng bagay ay nilikha? Na hindi nalikha ang lahat ng bagay, ang anumang mga bagay, kung wala siya? Meron bang tao na pwedeng makalikha ng lahat ng bagay na ito? Malibang yung tao na yon ay Diyos din. Amen po ba? That's why we believe Jesus is God. Also, in the book of Colossians, sabi po ni Apostle Paul, katulad po ng declaration ni Peter, meron ding declaration si Paul kung sino si Jesus. Colossians chapter 1, verse 15 and 16, pakibasa po natin ng malakas. Sabay-sabay tayo. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by Him, all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible. Whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by Him and for Him. Again, sinong tao ang pwede magtaglay ng katotohanan ito? At hindi ito pwede taglayin ng tao lang. Mabang yung tao na yon ay Diyos din. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba?
Dahil ang ating Panginoon na ating sinasamba, na kinabibilangan natin na tunay na iglesia ay Diyos. At ang katotohanan ito ay inireveal din ng Diyos sa atin. Ang katotohanan ito kung paano inireveal ng Diyos kay Pedro, kung paano inireveal ng Diyos kay Apostle Paul, ang katotohanan din nito, kaya natin sinasamba ang ating Panginoong Yesus, na kahit na siya'y alam nating nagkatawang tao, alam nating siya'y Diyos. Kaya natin to kinikilala, kaya natin ito tinatanggap by faith, sapagkat ito'y inihayag din sa atin sa pamamagitan ng katotohanan, sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. So the true church is the one who acknowledges the deity of the Lord by faith. At hindi natin maunawaan ang katotohanan ito sa ating mga sarili. Sa laman, hindi natin ito maunawaan. Pero dahil binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos, ano ang nangyari? Dahil taglay natin ang Espiritu ng Diyos, ang ating Espiritu ay nauunawaan ng mga bagay na espiritual. 1 Corinthians chapter 1 verses 14 and 15, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Kaya nung tinanong ng mga alagad ang mga tao, sino ang sinusundan ninyo? Sino si Jesus? Si Jeremias, si Elias, propeta. So ang perception nila sa Panginoon ay human perception. Kaya hindi sila makaabot doon sa katotohanan. Pero nung tinanong ng Panginoon ng mga alagad, kayo, sino ako? Sabi ng Panginoon, sabi ng mga alagad, you are the Christ, the Son of the living God. Dahil taglay nilang Espiritu ng Diyos, dahil sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Tandaan niyo po, nung tayo po'y naborn again, we have been born with a new spirit. Yung spirit na yan ang nagbibigay sa atin ng kaunawaan ng kalooban ng Diyos. Kaya yung mga bagay na itinuturing natin noon na hindi mahalaga, ngayon, mahalaga ito sa atin. Kasi nga, ang mga bagay na ayon sa Espiritu ay hindi pinapahalagahan ng mga lumalakad ayon sa laman. Kaya sabi po dyan, nauunawaan ng tao nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay. Ngunit walang nakauunawa sa Kanya. Because we have the Spirit of God, we understand this truth as revealed by God that Jesus is not only human, but Jesus is our God. Amen? Kaya yun po yung ating pinanghahawakan. Number four, pang-apat po na katotohanan, mga kapatid, na pagkakakilanlan na bawat isa sa atin ay kabilang sa tunay na iglesia na itinayo ng Panginoon. Fourth, ano po yung pang-apat? Ayun. Yung tunay na iglesia na itinayo ng Panginoon, yung church na yon, indestructible. Ano ibig sabihin ng indestructible? Hindi yan kayang wasakin, hindi kayang sirain. Bakit? Because that church has been built upon the rock. Ang church na itinayo ng Panginoon ay itinayo sa bato. At hindi lang basta bato, kundi matibay na bato. Meron po nagki-claim na ang bato dito ay si Pedro. Katulad po ng claim ng Roman Catholics, ang bato daw na pinagtayuan ng church ng Panginoon ay si Pedro. Now, kung ang iglesyang itinayo ng Panginoon ay itinayo na ang pundasyon ay tao, that foundation is feeble. Kung ang iglesya na itinayo ng Panginoon ay itinayo niya sa pundasyon ay tao, napakahina ng pundasyon na yon. Amen po ba? Totoo po yun. Kaya makikita natin na ang iglesia, kaya po yan matibay, kaya po yan matatag, sapagkat ito'y itinayo hindi sa tao. Itinayo ito sa bato. At ang bato na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kasi kung ito'y itinayo sa tao, mahina lamang ito, mga kapatid. Pag sinabing mahina, kumbaga hindi makatatagal sa anumang mga challenges. Katulad po ng isang ina, alam niyo naman pag pinag-usapan po yung mahina,
ang maiisip natin ano ng mga produkto ay produktong China. Mahuna, mahina. May isa pong ina na talagang dahil nasubukan niya ng ang lahat ng produkto ng China mula sa kitchenware, hardware, lahat kahit anumang produkto na kailangan mo, meron talaga ang China, ang mura. Kaya lang ang puna mo talaga dito mahina talaga. Kaya sabi niya, nako, pag China, wag mo nang asahan, mahina. At yun yung lagi niyang sinasabi, kaya ayaw niya na talaga ng gawang China. Eh, problema, meron naman siyang anak na babae na love naman ng mga China products. Kaya lagi niyang nakikita, na may binili na naman, ang dami na naman mga binili ng kanyang anak. Sabi ko naman sa'yo, pag gawang China, mahina. Lagi silang merong diskusyon. Magkaiba sila kasi siya, subok niya na, itong anak naman, imagine niyo sapatos na 1,000 sa Marikina, 4-5 sa China. Oo nga naman, di ba? Matagal yung 1,000, pero 5, iba-ibang modelo na yon yung 5. Ganun ang kaisipan ng anak. Pero sabi niya, hindi anak, kahit mura pa yan, mahina pa din. Problema, isang araw ho, umuwi yung anak, may kasamang Chinese. Nag-asawa na pala, Chinese pa ang napangasawa. Wala nang nagawa yung nanay. Ayaw niya na nga ng mga Chinese products. Nag-asawa pa, Chinese pa. Wala, kumbaga, para sinabi niya lang sa anak niya, hindi mo pinakikinggan yung payo ko. Lang, buhay mo yan. Now, dumating yung time, nagkaroon po ng anak, itong mag-asawang ito. Pero hindi po nagtagal, namatay yung bata. Batuan-tuan yung nanay at nagpunta doon sa anak. Anak, sabi ko sa'yo, pagka made in China, mahuna. Nakagante, ano? Sa halip na malungkot dahil nawala siya ng apo, parang naging na-justify niya yung kanyang katotohanan. Sabi ko na sa'yo, anak, pag made in China, mahuna. Purihin ang Panginoon, ang church na itinayo ng Panginoon, hindi made in China! Amen? Hindi made in China. Hindi itinayo sa tao ang pinagtayuan ng tunay na iglesia ng Panginoon. Ang Panginoon mismo na siyang matibay na bato ng ating pananampalataya. Palapakan po natin ang Lord. Sabi po ng Psalms chapter 18 verse 1 and 2, sabi, I love you, O Lord, my strength. The Lord is my rock, my fortress and my deliverer. My God is my rock in whom I will take refuge. He is my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Sino daw ang ating Diyos? Ayon kay David, David is the rock. He is his fortress. Sabi po sa Tagalog, O Panginoon, aking kalakasan, iniibig kitang tunay, si Yahweh ay batong di matitibag. Matibay kong muog at tagapagligtas, ang Diyos ang sa aking nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Amen? The church that Jesus built is indestructible sapagkat ito'y hindi itinayo sa tao, ito'y hindi itinayo sa ibang pundasyon, kundi ang pundasyon nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. It was built upon the rock. Sabi ng Lord kay Peter, sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Hindi si Pedro ang pinagtayuan, ang Panginoon ang bato ng iglesia. Siya ang pundasyon. Pag sinabi pong bato, ang pinag-uusapan po dito ay patibayan. Kaya sabi po ng 1 Corinto chapter 3 verse 10 and 11, ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na si Jesucristo. So ano po ibig sabihin nito? Ang iglesia na itinayo ng Panginoon ay matibay, matatag, hindi basta-basta mawawasak at hindi talaga mawawasak sapagkat ang pundasyon nito ay ang ating Panginoon. Kaya nung ang mga alagad inutusan ng Panginoon na humayo at ipangaral ang mabuting balita, ang pundasyon na ito ay
ang Panginoon, kaya yung itinatayong church ay nagpapatuloy. Dahil wala silang ibang pundasyon na itinatayo maliban sa naitayo na. Pero kapag ka ang isang church, nag-aangkin na sila ay church, pero hindi ang Panginoon ang pundasyon, yung church na yon kusang mamamatay. Kasi ang pundasyon ay hindi ang Panginoon. Pero ang church na itinayo na ang pundasyon ay ang ating Panginoon, matibay yung church na yon at ito'y magpapatuloy. Kaya nga, sabi dito ni Apostle Paul sa verse 11, wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na. At sino ang pundasyon? Si Kristo. And lastly, panglimang identification po, pagkakakilanlan ng tunay na iglesia na ating kinabibilangan. Ano yung una? Sige nga po, mag-review tayong konti. Ang una, ang tunay na iglesia na ating kinabibilangan ay mayroong right recognition, may tamang pagkakilala sa ating Panginoon. Pangalawa, it is founded upon the truth. Number three, yan, totoo po yun. Dapat lang, kaya dito natin susukatin, ako ba, kabilang ba kami sa kumikilala kay Kristo bilang Diyos? Pag meron po dito na kumikilala kay Kristo, ayaw maniwala si Kristo ay Diyos, si Kristo ay tao lang, hindi po kayo kabilang sa tunay na iglesia. Iglesia ni Kristo yun. O, yun po kasi yung kumikilala na tao lang si Kristo. Kaya walang kapangyarihan yung iglesia na yun. Ang may kapangyarihan iglesia ay Diyos si Kristo. Kaya kapag ka nanalangin ka kay Kristo, tutugon si Kristo kasi Diyos siya. Pero kapag ka kinilala mo si Kristo na siya ay tao lang at mananalangin ka sa Kanya, wala siyang magagawa. Kasi ang Diyos lang ang mayroong magagawa sa panalangin ng mga tao. Kaya tayo po kinikilala natin, we recognize that Jesus is God. And number four, indestructible. And lastly, itong church na ito, true church na itinayo ng Panginoon na kinabibilangan natin, this is not only indestructible, it is also a powerful church. Andyan po ba kayo? Insignificant yung mga alagad. Insignificant yung Caesarea Philippi. Pero sabi ng Panginoon, upon this rock, I will build my church. Pero sino sila Pedro? Sino itong mga alagad na ito? Sila yung mga ordinaryong mga tao. Kung tingnan nga sila ng mga Pariseo, mga hindi nag-aral. Pero bakit nagagawa ng mga taong ito, itong ginagawa nila? Sino itong mga taong ito? Ang sabi ng Bible, napagkilala nila na itong mga alagad na ito ay nakasama ng ating Panginoon. Nang ibig sabihin, nakilala nila na itong mga alagad na ito kabilang sa tunay na iglesia na itinayo ng Panginoon. No wonder these people, these disciples are performing powers, signs and wonders. Why? Because they belong to the powerful church that the Lord has built. Sige po, palapakan natin ang Lord. At kabilang po tayo dyan. Insignificant yung Pilipos, insignificant yung mga disciples, insignificant din po tayo sa harapan ng mga tao. But because we belong to the true church that Jesus built, maaaring ituring nila tayo insignificant, but we are the Son of God, or sons or children of God. Ang ating Ama, katulad ng Ama na kinilala ni Pedro. You are the Christ, the Son of the living God. At yun din ang declaration natin, we have the same God na kinikilala ni Pedro. Insignificant sa harapan ng mga tao, but because we belong to the true church, this church, tayo, we are powerful. We are indestructible. Amen po ba? Amen. Totoo po yun. Kaya galak na galak tayo dahil babalik ang Panginoon for this church. Babalik siya sa church na itinayo niya. Hindi ba kayo excited? Babalik siya para sa atin. Hindi siya babalik doon sa mga taong mali ang pagkakilala sa kanya. Ikaw si Jeremias, ikaw si Elias, bahala kayo dyan. Dapat makakilala kayo ng tama. Kasi ang babalikan ng Panginoon, yung may tamang pagkakilala sa kanya. At ang may tamang pagkakilala sa kanya, yun ang palatandaan na ikaw ay kabilang sa tunay na iglesia ng Panginoon na itinayo niya.
at babalik siya para sa atin. Kaya let us wait sa Panginoon, gladly, excitedly. Hintayin natin na may kagalakan na pagbabalik ng Panginoon. This church is powerful. This church is indestructible. At sabi, even the gates of Hades or gates of hell shall not prevail against it. Hindi sinasabi dito, itong church na ito, hindi magkakaroon ng problema, walang karamdaman, walang atake ng kaaway. In fact, meron! Katulad na pinag-aralan natin doon sa atin pong anniversary, nung sinugo yung mga alagad, kasama sa assignment, may divine assignment is divine empowerment. Amen po ba? Bakit? Kasi ang church na ito ay maraming mga oppositions. Maraming attacks of the enemy para pigilan ang church na ito. Pero dahil ito ay powerful, walang makapipigil sa church ng Panginoon. 2,000 years ago, ang dami ng mga schemes na ginawa ng kaaway para patayin, patigilin ang church na ito. Pero naririto po ang church. Nagpapatuloy sa iba't ibang lugar ng mundo. Naghahanda para sa pagbalik ng Panginoon. Nagpapatuloy ang church kasi hindi ito kayang sirain, hindi kayang patigilin. Maaring minsan makaranas tayo ng atake ng kaaway, pero yung atake na yan, tandaan nyo, binigyan tayo ng kapangyarihan. Ano sabi ng Bible? Sa Luke chapter 9 verse 1, ano po yung nakita natin ay binigay ng Panginoon sa atin? Sabi doon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihan magpalayas ng masamang na mga demonyo. Kasama doon sa divine assignment, sinugo, pero kasama doon sa pagsugo, magpalayas. Hindi sinabi doon na sinugo sila tapos magpagaling kayo. Ang unang-una, magpalayas ng mga demonyo. Kasi habang sinusugo tayo, ang mga demonyo sinusugo din ni Satanas para pigilan tayo sa ating pagmimisyon. Pero habang sinusugo ni Satanas yung mga demonyo, pinalalayas naman ng mga anak ng Diyos ang mga demonyo sa pangalan ni Jesus. Because that's the powerful name of this church that the Lord Jesus built. It was built in the name of Jesus. The most powerful name. Amen po ba? Kaya anumang kapangyarihan ng kaaway, hindi magtatagumpay laban sa iglesyang ito. Dahil ang iglesyang ito ay magwawakas. Hindi dahil sa ng kaaway, kundi kukunin ito ng Panginoon at dadalhin sa kaharian ng langit. Now, gusto ko po magtapos, tingnan niyo po ang talata, mga kapatid. Sabi po ng Daniel, kasi po marami pong mga atake na ginawa ang kaaway para po papigilin ng church na ito. At sa aklat po ng Daniel, si Haring Nabucodonosor ay meron po nakitang pangitain na isang malaking ribulto, napakalaking ribulto, at nahahati po sa iba't ibang yugto. Iba't ibang elemento, may bakal, may ginto. Itong ribulto na ito ay nagre-represent ng mga empires na maghahari sa buong mundo. At dahil mga imperyo sila, makapangyarihan sila. At lahat ng mga imperyong ito maglalaban-laban. Kumbaga, empire against another empire hanggang yung empire na to ay siya yung namamayani. Pero may magandang pangako ang Panginoon. Sa Daniel chapter 2 pa lang, pinapakita na yung gagawin ng church, yung kapangyarihan ng church na ito. Sa verse 35 ng Daniel chapter 2, ito po ang sabi. Meron bang verse 35? Okay, sabi ng verse 35, bago tayo pumunta dyan, pagkatapos, nadurog ding lahat ang bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Ito yung nagre-represent ng image, yung ribulto. Ano pa naging parang ipa? Tinangay ito ng hangin at walang naiwan dahil kahit bakas. Samantala, ang tipak ng bato. So ito pong image na to, ayon sa nakita ni Haring Nabucodonosor, merong isang napakalaking ribulto na naghahari mga imperyo. Pero itong napakalaking image na ito, merong bato na bumagsak galing sa langit at nung bumagsak doon sa ribulto, itong image na to, lahat ng elemento, ginto, pilak, tanso, pati yung lupa, dinurog lahat, walang itinira, parang ipa. So very powerful yung bato na to. Daniel chapter 2 yun. Ni hindi pa nababanggit ang church sa ito, pero napisay through King Nebuchadnezzar.
kung ano mangyayari. Now, verses 44 and 45, ano ang sabi? Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman. The image represents kingdoms, empires, na maghahari sila sa mundong ito. Pero sabi ng verse 44, ang Diyos ay magtitindig ng isang kaharian, hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ni numan, dudurugin ito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian. Ano pa't hindi na makababangon ang mga iyon kahit kailan. Ang katulad nito yaong tipak ng batong dumurog sa ribultong yari sa bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. At totoo po, marami mga empires, yung Grecian empires, Roman empires hanggang ngayon, yung Medo-Persian empire, Babylonian empire, ito yung mga imperyo na naghari sa mundo noon. Pero lumipas ang kanilang kaharian. Pero ang sabi ng prophecy, itong bato na ito na dudurog sa mga empire na yon, hindi magwawakas ang paghahari ng bato na ito, ng kaharian na itatayo ng Panginoon. Ano yung, sino yung bato na yon? Sabi ng Panginoon, upon this rock, I will build my church, and even the gates of Hades shall not prevail against it. Noon pa man, pilit na nagahari ang mga imperyo sa lupang ito. Pero ang Diyos mayroon talagang plano. Ang kaharian niya ang dapat maghari. At ang kaharian niya hindi matatapos. That's why we are advancing hindi yung kaharian ng mundo. We are advancing the kingdom of God through the church that Jesus built. At kabilang po tayo doon. At yun po yung ating isinusulong. Andyan po ba kayo? At ang church na ito, na sabi ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik, lilipas ang mga kaharian, pero ang kaharian na tinayo ng Panginoon hindi lilipas. Bakit? Pagdating ng Panginoon, this kingdom that He has built, this church that He has built, kukunin niya ito, sasalubungin sa alapaap upang sumakan niya magpakailanpaman. Sige po, lapakan natin ang Lord. Amen! Nakaka-excite ang plano ng Diyos sa church. Amen! And it is a great encouragement to belong to His true church. Nakaka-proud. Amen? Kasi ang church na ito ay buhay. Ang church na ito ay makapangyarihan. And this church, tayo yon. And the head of this church is Jesus Christ. Ang ulo ng iglesyang ito, si Kristo. That's why it is indestructible. That's why it is powerful. And I'm glad I am part of this true church. And I know you are glad also that you belong to this true church. Sige po, yung palakpak ng pasasalamat. Masigabo. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. We give you glory. We give you praise. Hallelujah. Amen. And as we partake of the communion, napakagandang alalahanin, ano? Na-establish ang church by the blood of Jesus. Alam niyo po ba, sabi ng Hebrews chapter 2, because of the death of Jesus on the cross, Satan has been made powerless. Yung kamatayan ni Kristo dun sa krus, tinanggalan niya ng kapangyarihan si Satanas. Kaya every time that we partake of the communion, let us remember, the enemy is powerless in the church. The enemy is powerless because Jesus conquered the enemy on the cross. At ang ibig sabihin niyan, mananagumpay tayo dahil kabilang tayo sa iglesia ng ating Panginoon. Amen. Tayo po'y makikibahagi sa banal na hapunan.